malalakas at naghahampasang hangin. Walang tigil na pagbuhos ng ulan, nagliliparang mga yero, at naglulutangan na basura. Ganito ang karaniwang eksena na natutunghayan natin sa tuwing may malalaking trahedya at dilubyo tayong nararanasan. Tila hindi na bago ang mga ganitong senaryo. September 2009 nang nilubog ang Maynila ni Bagyo Ondoy na tinaguri ang most devastating typhoon of 2009. Humigit kumulang 1 bilyong dolyar na halaga ng ari-arian ang napinsala at kumitil sa 789 na buhay. September 2013 naman, isang southwest monsoon o mas kilala sa tawag na habagat ang nagdala ng pag-ulan na nagresulta sa malawakang pagbaha sa 500 lugar sa iba't ibang regyon sa bansa. Ngunit hindi dito natatapos ang lahat. Noong November ng parehong taon, umama sa atin ang dilubyo si Yolan. Umitil ito ng higit kukulang 7,200 buhay at nag-iwan ng 6 milyong apektado. Hinatayang 90% ng Tacloban at kalapit na lugar ang global warming, climate change. Maraming pangalan na ang naitawag sa maaaring sanhi nitong mga pangyayaring ito. Mga pangyayaring naging bunga ng masyadong mabilis na pag-usad at pag-unlad ng bayan na nag-iwan ng matinding suliraning pangkalikasan. Simon Liu. Ako si Niseforo Balbidino III. Samahan niyo kami sa pagtuklas ng nilalakbay ang basura. Ang lungsod ng Makati. Lingid sa kaalaman ng karamihan, mahigit 62,000 business enterprises ang makikita rito. Ngunit sa kabila ng maunlad na syudad, malalang problemang panglungsod ang kailangang harapin ngayon. Kasama natin ngayon si Kuya Hayek, isang street sweeper dito sa Makati. At tatanong na rin sa kanya, ano nga ba talaga ang buhay ng isang street sweeper? Ilang oras mo kayo nagtatrabaho? Naabot ako minsan, tatlong oras. Tatlong oras. Yun na po yung maximum nyo. Tapos, ano po yung mga problemang nakakaharap mo sa pag-uwalis araw-araw? Siyempre, makalat. Mga tao na hindi marunong walang disiplina sa tapat nila. Kahit ano pong message ninyo sa... May bibigay po ba kayo mga mensahe para sa mga kapatid ko? Disiplina lang sa mga tapat nila na pagkakalas. Makakuha tayo ng pagkakataon na makasakay dyan mamaya upang tignan kung ano bang ginagawa nila. Taxi lang. So napigyan tayo ng pagkakataon na sumakay sa isa sa mga dump truck ng Makati. Ngayon, nakikita natin sino
transport na nila yung mga basura ayon sa kanilang mga pananga. Nandito yung mga lata, mga papel, mga biodegradable, mga tira-tirang pagkain. Ito yung mga kataw sa solid waste management ng Makati. Mga kuya, kuway kayo sa kami. May prosesong sinusundan ang pagkokolekta ng basura sa Makati City. Pagkatapos likumin ng mga street sweepers ang mga nakolekta nilang basura, ay agad naman nila itong ibibigay sa mga dumaraan na dump collectors sakay ng dump truck. Dito sa Asuncion Street kung saan parte ng ruta ng dump truck, ang mga mamamayan dito ay ginagawa ang parte nila na ilabas ang mga basura para matulungan na rin ang mga dump collectors. Sa isang dump truck na nag-iikot at nangongolekta ng basura araw-araw, sakay nito ang isang grupo na may 6 na tao. Isang driver, 2 runners na siyang kumukuha ng basura mula sa pintuan ng bahay-bahay pasakay ng truck, at 3 mga sorters na nagsisegregate o naghihiwa-hiwalay ng mga ito. Matapos makolekta ng Solid Waste Management Division ng Makati ang kanilang mga basura, dinadala nila ito sa Rizal Provincial Sanitary Services sa Montalban, Rizal. Dito tayo ngayon sa tapat ng Rizal Provincial Sanitary Services kung saan dinadala ang basura ng iba't ibang lugar sa Metro Manila upang i-treat at gamitin sa landfill. Rizal Provincial Sanitary Services ay isang DENR-approved na firm na nangangalaga sa pangkalahatang sanitary at maintenance services hindi lamang ng mga lungsod sa Metro Manila kundi na rin ng mga malalaking kumpanya dito. Gano'n na po ba kayo katagal na ginagawa yung trabaho? Matagal na kami rito, mga 9 years na. Usually rin ho, gano'n ho karami yung nakukuha ninyo? Minsan, pagka marami, 8 sako. Sa isang tao ho yun. Kadalasan ho, magkano ho yung kinikita nyo sa isang araw? Minimum 300. Sa isang araw na po yun. Gano'n po kayo katagal na nangangalak? Sa isang araw? Opo. Mula alas 6 hanggang alas 3, kaya alas 3. Patricia. Apo. Namumula si Letran. Gano'ng katagal po kayo nagtatrabaho dito? 2,000 to pa. Ano po ba ang ginagawa ng isang scavenger na namumula si dito? Parang magkakita ng pera. Anong ginagawa niyo sa loob? Paano kayo nag-uumpisa ng trabaho? Nangangalaling po sa basura. Tapos usually ho, ano yung mga nakukuha niyo dun na ano? Mga yung mga hinahanap niyo? Yung mga lata, mga inkan, lahat ng plastic. Opo. Magkano po yung kinikita niyo sa isang araw ng pangangalat? Yung mga mabilis-bilis mo kilos, makakita sila mga 200. Sa isang araw naman? Sa isang araw po ako, mataas na isang. Sa pag-aaral, ang pangunahing sanhi ng global warming, climate change at iba pang pagbabagong ating nararanasan ay polusyon. At ang polusyon ay walang ibang pinanggagalingan kundi sa ating mga tao at sa ating mga gawain. Ngunit gaya nga ng sabi ng iba, ang pagpoprotekta ng kalikasan ay isang mahirap at tila ba'y imposible ng gawain dahil sa mga problemang pangkalikasan na nakalatag na para sa atin. Sa tuwing tayo humahanap ng mga hakbang sa pag-resolve nito, ay siya ba'y paglayo natin sa paghanap talaga ng tamang solusyon para dito. Ika nga sa isang kanta, hindi naman masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit sa ating pag-unlad, huwag naman natin kalimutan sana ang pag-atras ng ating inang kalikasan. Sa dulo, responsibilidad pa rin naman natin itong lahat. Wala rin namang ibang mahihirapan kundi tayo-tayo rin. Tandaan lang natin na nasa huli ang lahat ng pagsisisi. Ang marapat na lang natin gawin ngayon ay punan ang ating papel at responsibilidad na alagaan ang ating inang kalikasan. Sama-sama tayong bumuo muli ng isang mundo na paya at ligtas para sa susunod na generasyon. Muli, ako po si Seth. Ako si Nisiporo Belpidina at ito ang Basura.